tayo ang dami nating gustong gawin in life, pero parang sometimes you just need that extra push. And nakakatuwa na sa kanila parang hindi na nila kailangan yon. Ako, super natutuwa ako kasi nga before sila mag-perform, nakakausap muna namin sila. Natutuwa ako every time magkakwento sila about the journey na parang kita mo talaga na gusto talaga nila itong ginagawa nila na talagang gagawin nila lahat to get here, to get on the stage of POPinoy. And parang yun yung wini-wish ko na sana na ganun din ako before kasi sobrang mahihiyain ko na parang minsan tingin ko... Hanggang ngayon naman mahihiyain. Kaya nga, actually nahiya po ako. Hindi, pero seryoso, parang natutuwa ako na nakikita ko yung perseverance nila and passion nila sa ginagawa nila and how they're willing to sacrifice so much just to be here and to reach the top. So, nakakatuwa na makita yon and sana makuha ko rin yun from them kasi parang tayo, ang dami nating gustong gawin in life pero parang sometimes you just need that extra push. And nakakatuwa na sa kanila parang hindi na nila kailangan yon. Parang nasa kanila na talaga yon or siguro dahil din sa passion nila for performing. Honestly po, hindi. Pero grateful ako na kinonsider ako na mag-host ng show na to along with Kuya Pao. So, ayun, thankful ako sa TV5 and sa APT and sa TNT for having me as their host dito sa POPinoy. Nagtiwala sila sa akin, kaya maraming salamat po. Siguro yung mga nakikita ko na lang sa mga kuya ko sa Eat Bulaga, sa mga co-host doon. Yes! Oo naman, kasi kayo talaga yung mentors ko. Hindi nyo lang alam, pero yung mga sinasabi nyo sa akin, talagang ninonote ko yan. Siguro yung huwag na lang matakot laruin kung paano yung atake mo sa hosting. Kasi parang the best moments come from spontaneity sa mga candid moments. So, hindi ako masyado nag-hold back sa kung paano ko gusto i-express yung sarili ko dito. And, yun lang po. Yun lang. Feeling ko nakaka-add naman siya sa charm ng show. Yung lahat namin, parang a piece of ourselves, even the headhunters. Parang lahat po ng ginagawa ko sa buhay ko, kinakabahan ako. Mayroon pa rin stage fright na. Totoo. Hindi, kahit sa every time, kahit every day na kami nagbubulaga, every time na mag-step ako sa stage, talagang hindi pa rin nawawala yung kaba. Parang first time siya ulit sa akin and parang hindi ko alam kung paano yun gawin. Pero, pero siguro it depends on the people you're with. The people you're working with, parang they're making the setting comfortable for you. So parang doon mo na rin nalalabas and doon na rin slowly na nagagawa mo yung trabaho mo. So, ayun. Hindi talaga siya mawala for me. Parang it takes time. Hindi naman halata. So, be fair. Hindi talaga halata. Pero sobra. Ngayon kinakabahan ako. Sobra. Hindi sobra talaga siya. Pagkakas ko yung semi sa'yo. Sobra talaga siya sa akin. Hanggang ngayon, problem siya sa akin. Hindi ko alam kung paano i-handle yung kaba kapag nasa stage. Pero parang nagagawa ko naman. Parang I'm getting by. Ako po kasi nakukuha ko lang din yung siguro yung energy ng mga nakakasama ko sa trabaho. And parang nagiging comfortable na rin ako working with them, working around them. Na parang nagiging tuloy-tuloy na din. And siguro dahil kailangan ko siyang gawin, wala akong choice. Hindi naman, not in a bad way, na parang kailangan... Siyempre work eh. Work. Oo, work siya. Parang kailangan mong mairaos and kailangan mo siyang mairaos in your best way as possible. Na parang syempre ayaw mo namang mapahiya sa TV, ayaw mo namang mapahiya kasi meron kang sinabing mali or hindi maganda. So parang kailangan mo na lang talagang pakalmahin yung sarili mo kasi wala ka nang magagawa. Pag nandyan ka na, kailangan mo nang ibigay, kailangan mo nang humarap sa mga tao na parang yun. Gagawin mo lang talaga yung kailangan mong gawin. At the end of the day, yun lang naman yung kailangan natin. Makasurvive sa araw na to. Tapos bukas ulit, kakabahan ka na naman. Ganun na naman. Same struggles. Pero normal. Normal naman siya. Parang importante naman, nakaka...
you're getting by. Tulad ng sabi ko kanina, yun naman yung importante na ma-manage mo kung paano i-handle yung kaba mo, yung lahat ng nararamdaman mo, kung paano mo i-handle yung emotions mo once nasa stage ka or in general actually in handling everything in your life. Sobrang importante na hawak mo. Parang you control your emotions. Parang don't let your emotions control you. Nice. Wow. May ganun? Ako yung sabi? Mabas! Ano daw? Stage fright lang usap.